Maligayang pagdating sa Dark and Twisty Channel, ang channel na ito ay tungkol sa mga totoong krimen na nangyari sa iba't ibang parte ng mundo at ito'y isinalaysay ko sa wikang Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Ang video natin ngayon ay tungkol kay Marian Bacmayer, na sentensya ng pagkakulong ng 6 taon para sa sinasadyang pagpatay kay Grabowski sa loob ng korte, noong ika-6 ng Marso taong 1981, dahil sa pagpatay at panggagahasa nito sa kanyang anak na si Anne Bacmayer, sabay-sabay natin alamin ang tunay na nangyari krimen. Gagawin ng isang ina, ang lahat para sa kanyang mga anak, para siguradong bigyan sila ng magandang buhay at mapoprotektahan sila, sa anumang kapahamakan at sa mga taong gustong saktan sila, at yan ang ginawa ni Marian Bacmayer. At sa video natin ngayon, ay dadalhin ko kayo sa magandang bansang Germany. At kung saan nakatira si Marian Bacmayer at ang kanyang anak na si Anna Bacmayer. Pero bago tayo pumunta sa pangunahing paksa, ay pag-usapan natin ang tungkol sa magandang bansang Germany. Ang Germany ay isang bansa sa kanlurang Europa, na may tanawin ng mga kagubatan, ilog, bulubundukin, at mga dagat sa North Sea. Ito ay may higit sa 2 milenya ng kasaysayan. Ang Berlin, ang kabisera nito, ay tahanan ng mga sining at nightlife, ang Brandenburg Gate at maraming mga lugar na nauugnay sa World War II. Kilala ang Munich sa mga Oktoberfest at beer hall nito, kabilang ang 16th century na Hofbräuhaus. Nasa Frankfurt, kasama ang mga skyscraper nito, ang European Central Bank. Ang Germany ay may populasyon na 83.2 milyong tao noon 2020, ang kabisera at pinakamalaking lungsod ay Berlin, na may humigit-kumulang 3.3 milyong mga naninirahan. Ang opisyal na wika ay German, Standard German, German, Hochdeutsch, iba't ibang dialect ng German ang sinasalita sa mga partikular na rehiyon. Mahigit sa 50% ng mga German ang nagsasalita ng Ingles bilang pangalawang wika. Gusto ko siyang barilin sa mukha, pero sa likod ko lang siya nabaril. Sana ay patay na siya, sabi ni Marian Bacmayer. At dito magsisimula ang ating video ngayon, na tungkol sa isang ina na nilagay ang batas sa kanyang mga kamay. At pagpatay sa taong pumatay at gumahasa sa kanyang 7 taong gulang na anak na babae, sa loob ng korte sa Germany, at nagdulot ang kasong ito ng kaguluhan sa international media. May 2 pangunahing punto ang lumabas sa opinyon ng publiko. Ang una ay ang mga individual na pumanig kay Marian Bacmayer, na nagsasabi ay tamang ang ginawa niya sa pamamagitan ng pagkitaw sa buhay ng lalaki pumatay sa kanyang naanak na babae. Ang pangalawang opinyon ay hindi siya dapat pumatay sa kanya dahil siya ay nakatakda na ang araw sa korte upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Marian Bacmayer ay sinilang noong June 3, 1950, sa Sarstedt, West Germany. Lumaki si Marian Bacmayer sa Sarstedt, kung saan tumakas ang kanyang mga magulang mula sa East Prussia. Ang kanyang ama ay isang miyembro ng Waffen-SS, naghiwalay ang kanyang mga magulang, at muling nagpakasal ang kanyang ina. Sa edad na 16, naging ina si Marian Bacmayer, pagkatapos ay muli siyang nabuntis sa edad na 18 ng kanyang nobyo noon. Ilang sandali bago ipanganak ang kanyang pangalawang anak na babae, siya ay ginahasa. Ang parehong mga batang ito ay ibinigay para sa pag-aampon sa ilang sandali pagkatapos ng kanilang kapanganakan. Noong 1973, ipinanganak ang kanyang 3rd anak na babae na si Anna. Siya mismo ang nagpalaki kay Anna. Pagkatapos ng kapanganakan ni Anna, si Marian Bacmayer ay isterilisado. At noong umaga ng 5 ng Mayo taong 1980, nakipagtalo si Anna sa kanyang ina, dahil gusto niyang makita ang isang kaibigan niya, kaya hindi pumasok sa paaralan sa araw na iyon. Umalis si Anna sa kanilang tahanan na nagkukunwaring papasok sa paaralan. At dito nakilala ni Anna si Klaus Grabowski, hinikayat siya sumama sa kanyang bahay. Si Klaus Grabowski, isang 35 taong gulang na butcher, na nangako na pwede ni Anna paglaruan ang kanyang mga pusa. At sa bahay ni Grabowski, sexual na sinaktan niya si Anna ng ilang oras, at sinakal ang batang babae gamit ang pares ng pantyhose ng kanyang kasintahan. Tinali niya ang katawan nito gamit ang mga kasanayang natutunan niya sa kanyang propesyon. Inilagay ni Grabowski ang katawan ni Anna sa isang kahon, at inilibing siya sa pampang ng lokal na kanal sa isang mababaw na libingan.
Nang umuwi ang kanyang kasintahan mula sa trabaho noong hapong iyon, at nalaman kung ano ang ginawa niya, agad siyang nakipag-ugnayan sa pulisya. Natuklasan ng mga imbestigador ang mga labi ni Anna, at inaresto si Grabowski para sa kanyang pagdukot, panggagahasa, at pagpatay. Nagsimula ang paglilitis laban kay Grabowski noong 3 ng Marso taong 1981. Nagpatotoo ni Grabowski na sinubukan siyang akitin ng 7 taong gulang na si Anna, at napinatay niya ito dahil nagbanta itong sasabihin sa kanyang ina ang tungkol sa pag-atake maliban kung bibigyan siya ng pera. Nasaktan si Marianne Bachmeier sa mga paratang ni Grabowski hinggil sa kanyang anak na babae. At noong 6 ng Marso taong 1981, si Bachmeier ay lihim na nagdala ng isang 22 caliber Beretta 70 pistol sa kanyang pitaka sa korte at nakita niya si Grabowski sa harap ng courtroom. Itinaas ni Bachmeier ang Beretta 70 at pinaputokan si Grabowski, nagpaputok siya ng 8 putok, tinamaan siya ng 7 beses pero ang ibang balita ay nagsasabi na siya ay namatay halos kaagad sa sahig ng silid ng hukuman. Ang ibang mga balita ay namatay habang dinadala sa ospital. Pag-aresto at pagsentensya kay Marianne Bachmeier, agad na dinala si Marianne Bachmeier sa kustodiya ng walang pagtutol o issue. Sinabi niya sa judge ng courtroom na naruroon, "Gusto ko siyang patayin. Gusto ko siyang barilin sa mukha, pero binaril ko siya sa likod. Sana patay na siya," sa kanyang opisyal na pahayag, isinulat niya, "Ginawa ko ito para sa iyo, Anna." Isinama niya ang 7 puso upang ilarawan ang 7 taon ng buhay ni Anna. Noong 1983, si Marianne Bachmeier ay binigyan ng sentensya ng pagkakulong ng 6 taon para sa sinasadyang pagpatay ng tao na pinagsilbihan niya ng walang insidente. Siya ay pinakawalan sa parol noong Hunyo taong 1985. Ipinagpatuloy ang parol sa loob ng 2 taon at 10 buwan pagkatapos ng kanyang paglaya. Namatay si Marianne Bachmeier mula sa pancreatic cancer noong 17 ng Setyembre taong 1986. Sina Marianne at Anna Bachmeier ay inilibing ng magkasama sa Burgtherfriedhof sa Lübeck, Germany.